Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inilatag na ng Philippine National Police o PNP ang 1,000,000 pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng 2 persons of interest sa pambubomba sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University sa Marawi City noong December 3. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa isang press briefing sa Camp Crami ngayong araw, December 15, namataan ang 2 POI na nagbabacktrack ng security camera footage sa labas ng naturang gymnasium. Sa kuha din ng CCTV, nakita naman ng mga itong lumabas ng gym ilang minuto bago ang pagsabog. Napansin din ng pulisya ang hawak na cellphone ng isa sa kanila na hinihinalang triggering device ng ginamit na improvised explosive device o IED ng mga suspect. Kamakailan, naaresto ng mga otoridad ang 3 iba pang miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group na sangkot umano sa insidente na kinilalang sina Alex T. Ampaw alias Makausor, Haji Muhammad Chebien Tuminaman Ampaw alias Munantanda o Titing, at si Jafar Gamo Sultan o alias Jaff o Kurot. Samantala, isa pang CCTV footage ang kasalukuyang pinag-aaralan ng Special Investigation Task Group upang tuluyang matukoy ang iba pang sangkot sa pag-atake. 4 na ang nasawi matapos ang malaking sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Talabados sa Bacoor, Cavite kaninang umaga, December 15. Ayon sa salaysay ng punong barangay ng naturang lugar, 3 minor de edad na pawang magkakaanak ang kabilang sa mga namatay, habang 3 naman ang isinugod sa ospital bunsod ng sunog. Hindi bababa sa 100 pamilya ang apektado ng sunog at kasalukuyang tumutuloy sa barangay hall ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, nag-umpisa ang sunog mandang alas 3:05 ng umaga kung saan agad na itinaas ito sa unang alarma. Naging pahirapan din sa mga bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP sa pag-apula ng apoy dahil sa makitid na eskanita papasok sa kabahayang unang sumiklab ang sunog. Idiniklara naman itong fire under control ng BFP pasado alas 4 ng madaling araw. Samantala, inaalam pa ng otoridad ang naging mitsa ng sunog. Iwasan ng MA foods o maalat, mataba, matamis. Ito ang paalaala ng Department of Health o DOH sa kabi-kabilang handaan at salo-salo ngayong holiday season. Sa isang press conference ngayong araw ng Biyernes, December 15, nagbigay pa si DOH Secretary Ted Herbosa ng mga karagdagang paalaala para mas maging masaya at ligtas ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Magkaroon ng una, healthy handaan at may balansing pagkain. Isaalang-alang ang food safety, lalo na ang preparasyon at handling ng pagkain, uminom ng maraming tubig, limitahan ang pag-inom ng alkohol, tamang bilang ng oras ng pagtulog at mag-ehersisyo o mag-engage sa physical activity. Ikalawa, sa mga pagtitipon o celebration naman, magsuot pa rin ng face mask o kung hindi mabuti ang pakiramdam, manatili na lamang sa bahay, magpahinga at magpagaling para makaiwas ang makapanghawa. Ugaliin pa rin ang paghuhugas ng kamay. Message ko sa mga nagsasaron. Saron, kung nga ba, ba't napunta yung sa saron? Pero yung mga nagsasaron, dapat intelligent ka rin kung ano yung titake mo. The foods that will last. Kasi nga, there are foods that are ready to spoil even a few hours after it's been served dyan sa table. Sa mga regalo naman, bumili ng age-appropriate gifts. No smoking and vaping. At ang ikatlo, iwas paputok. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.